Kasi nung una, parang sabi ko, hindi ko na yata kayang mag-qualify coach. Parang nahinaan ako ng loob ah. Hindi mo naman nahit yung ano, hindi mo yung kaya. Ano kaya? Yung tama kaya yung gagawin ko? Saan nakaramdam ako ng takot? Hindi ako nanalo, natalo ako, pero masakit siya. Ako po si Ernie Gawilan, 26 years old na po ako. Ako po ay taga Bukidnon, boundary po ng Davao City. Nung unang saba ko po sa Para Games o yung 11 counties na palaro, parang gusto kong bumalik kasi baka kalaw kasi ibang ano ba, baka hindi na ako makabalik. Kauna-unahan ko pong nanalo ng medalya sa ano sir, sa Malaysia po. 400 meter freestyle, 2009 po. Ako si Andrea Villana. Edad ko ay 40, galing Bicol. Yung unang laro ko sa high jump sa Thailand, maraming struggle doon. Talagang maraming nag-ano sa akin, hindi mo naman na-hit yung ano, hindi mo yung kaya. Pinakalang malaki kong laban talaga yung sa London. Marami din struggle doon. Sabi na, masasama ako, tapos hindi masasama. Nakapag-qualify ako kasi qualify nga yung ano ko. Ang problema naman, yung classification daw doon. Wala pang confirmation classification. Ako si Adeline Dumapong Ancheta, 43 years old. Ako ay tubong Kiangan Ifugao. At saka ang sport ko ay powerlifting, particularly bench press. Naalala ko lang sa Sydney Paralympic Games na doon po first time na nakita na kasi alam niyo, parang, wow, talaga. Oo nga, no. It was a bronze medal, ah. Pero yung pride, inilaban mo yung bansa mo dun sa ganong level ng ano, tapos nakasungkit ng medalya. Maganda yon. Maganda sa pakiramdam. Ako si Bernie Bohol, 33 years old, taga Pasig City. So may mga, nag-inform lang sa akin, mga naka-wheelchair din na nakangarira. So, kung baka, pwede kong sumali dahil medyo malaki daw balibad. Subukan mo baka sakali. Yun pa lang, sa Singapore pa lang noong ano. 2015 yun, yung SEA Games. Hindi ako nanalo, natalo ako, pero masakit siya, pero andun yung excitement na, ganito pala. Kailangan mo pa rin bumangon kahit natalo ka or wala ka mang napala. Okay lang yan. Kumbaga, andun yung challenge, pagbalik mo, pagbalik mo. Yung sports sir, malaki talaga yung naitulong sa akin ba? Kasi parang ito yung ano eh, nagkumpleto sa ano ba, sa kapansanan ko ba? Pag nakikita ko lang ang swimming pool at nasa swimming pool ako, pakiramdam ko parang wala na yung salitang disable eh. Sa akin lang naman, parang sanay na ako sa salitang ganyan kasi yan ang nakamulatan ng tao talaga eh, na disable, ganun. May diferensya siya. Pero baliwala na sa akin kasi masaya ako sa ginagawa ko na pagsuswimming ko. Baga, yung salita na yan, baga, narinig ko, ayos lang, okay lang. Ang unang kong sinubukan na sport, sa tulong din ng yung sister na nagpaaral sa akin, swimming. Yun ang unang event ko. Then, tinuruan niya ako, binigyan ako ng sariling coach, aral, tapos training. Then, sumali ako ng swimming. Parang nasiyahan ako, sabi ko, kahit pala ako ganito, may pagpapatuloy ko pa rin yung hilig ko sa sport. Kasi sport-minded talaga ako. Nasa puso ko ang laro. I have always been into sports. Kasi nga, doon sa dormitory na kinalakihan ko, ang nag-manage noon ay isang Belgian missionary. At dahil sa Belgian siya and the physical therapist, aside from being a missionary, importante sa kanya na na-involve kami sa sports. And then nagkaroon ng local competition, tapos sabi nila sa akin, try ko, nanalo ko, wala naman akong kalaban, ganun din, no? Sa division ko. And then I got this parang free training with Coach Ramon De Buque, that was in 1997. Yun, doon nag-start yung powerlifting. Sa akin, napakalaki nung, ano niya, nung parte sa buhay ko, yung sport na to. Una sa lahat, kaya mong lumarap sa karamihan, ganito kami, kaya namin magipag-kumparahan pa rin sa mga able-bodied na ganyan sila, ganito rin kami.
Mas kaya malaki ang naitulong niya sa buhay ko, lalo na sa mga pamilya ko. Ganon. Ang pinispada para sa akin, ito yung parang pinaka-tatay nanay namin. Kumbaga, kung walang pilispada, hindi makikilala yung mga atletang may kapansanan siguro kung walang pilispada. Kaya yung pilispada sa akin, sila yung mga pundasyon ng ano, ng mga PWD athletes ba. Kumbaga, sa kanila kami nakatingin lagi. Bali, sila po yung nagkikipag-coordinate doon sa PEC. Bali, sila po yung naglalakad sa ano namin ba, pangangailangan namin bilang atletang may kapansanan. Bilang atleta, gusto kong pasalamatan syempre ang Philspada kasi talagang sa kanila ako nagsimula, tapos ngayon eto na, andito pa rin ako. Ang paniniwala ko lang sa sarili ko na lahat ng tao ay may kanya-kanyang landas ba? May kanya-kanyang kung paano siya maging success sa buhay niya, may kanya-kanyang paraan para dyan sa lahat. Kung anong talent mayroon ka, ipakita mo, huwag ka maya. Laban lang ba? Hanggat buhay may pag-asa tayo. Ang kailangan lang gawin is lakasan mo ang loob mo, tanggalin mo ang hiya mo, kapalan mo ang mukha mo, para matupad yung pangarap mo. Hirap na hirap ka, dapat gumagapang ka. Dapat ganun eh. Dapat ang kwento, yung kwento ng tagumpay.